So, gawa ulit tayo ng sushi, baked sushi. So, ngayon, yung pritong itlog ginagawa ko na. And yung rice, sushi rice, ginagawa ko na rin. Ang tawag nito. Sinain ko na. Ito, i-flip na natin yung itlog. So, yan, na-flip na natin. And gagawin na natin yung marinated tuna para yun ang ilalagay natin na palaman para sa sushi. So, alisin na natin sa lalagyan. Alisin na natin sa lalagyan. Tapos ito yung isa. Tapos lalagyan natin ng mayonnaise. Kahit anong mayonnaise, itong mayonnaise namin paubos na, itong Lina mayonnaise. Paubos na siya. So scrape ko na lang with my scraper. Sayang kasi. Ayan. Tapos, itong shum natin. Philadelphia cheese na natin. Lalagay ko na lahat. Ito pa yung mga natira nung last time. Ready na to. Ito yung cheese na nailalagay natin sa ibabaw. So, yung egg natin, ni-roll natin. Linip ko ng ganito. Yan. Ito yung lalagyan natin. Tapos, kakat lang natin. Yan. So, ilalagay natin siya sa lalagyan. Gagamitin natin ito mamaya. So, ito na yung rice natin. Medyo marami ang nagawa kong rice. So, ang kikailanganin natin is chakadang so, salt, sugar, at saka rice vinegar. So, sa sugar, ilalagay ko is, last time ang ginawa ko, nilagay ko sa separate na lalagyan. Ano kaya ilagay ko na rin sa separate na lalagyan? So, hindi na. Diretso ko na. So, isang spoon ng sugar,
Yan, i-spread nyo siya. Then, salt. Lagay ko sa... Yan, 1, 2, 3, 4, 5. More done. Okay, so, yan. Tapos, rice vinegar. Rice vinegar. Rostas pala. Maglalagay ko tayo ng isang spoon. Yan. Tapos mix, mix, mix. Tapos yung chips crumbs natin. So, ang gagamitin ko yung mga chips na natira sa bahay. So, ito yung mga chip sticks na sobra namin. Magta-try din ako maglagay ng mga Pringles. So, ito yung sour cream. Ibubuhos ko na rin dyan. And, itong natira nung last time yung crunch flavor na kain na rin namin. So, yung natira, ibuhos ko na rin. So, ganyan siya. Kung meron kayong ibang mga chips na may flavor, kung gusto niyo yung medyo maanghang or iba't ibang flavor, basta pwede niyo ilagay. So, ito yung mga natirang chips. Sayang kung itatapon. So, i-mash ko na with my mashed potato masher. So, i-mash ko hanggang magiging pinong-pino siya. Para magiging ano siya, yung toppings at saka pwede ko siyang ihalo sa rice ngayon. So kayo, pwede kayong gumamit ng dicer kung meron kayo or pamukpok para pinuin siya. So yan, napino ko na. Medyo matagal nga lang. Hindi naman yung masyadong pino pero mas maganda na yung pino. Yan, okay na. So, maglalagay tayo konti sa rice. Konti lang naman. Para crunchy yung rice. At saka may lasa siya. Tagyan pa natin. Tapos yung matitira pang toppings natin para sa ano, pampaganda ng ating bake para meron siyang pang pictorial. So, yan yung dalawang gagamitin natin. So, yan, ilalagay na natin yung rice. Sana magkasya. So, ito yung first fill niya. Ito gagawin natin medyo manipis. Yan. Tapos, ito naman yung natira. Lalagay na natin. So, spread, spread, spread. Mash yung egg. Ayan. Tapos, dito yung natirang egg. Kotain konti.
yung cheese natin for the last, itong emek cheese. Tapos dito. Yung chips crumbs natin. Lalagay tayo ng konti lang. Kasi mamaya ibubuhos natin ulit. Yeah. So ito yung toaster oven natin na malaki. So ang ilalagay natin is 200 up and down for 30, oh let's say 40 minutes. Yan. So 240 minutes. So, ilalagay ko na sila sa oven. Ito yung isa. Tapos, ito yung next. So, ganyan siya. See you in 40 minutes or less. Okay? Meron na siya mga 15 minutes pa. Medyo nagbabrown na yung ibabaw. Hintayin na natin more 15 minutes or less. Okay, 10 minutes is over. Hindi ko pa siya binuksan. Let cool muna siya. Okay, so ayan na yung ginawa natin. Yes. So, i-sprinkle na natin tong natitirang chips para maging crispy siya. So, guys, ready na siya. So, yan. Kakainin na natin with yung natitira natin lavender... Loverland Crunch Sea Salt Seaweed. So enjoy, guys!